Good morning everyone, or morning dito sa amin. Ito ako sa Florida ngayon, no? I drove to Florida, kaya nabahan ako ng Alabama kahapon eh. Alabama, and then Tennessee, and then, well, Georgia, Tennessee, and then, ano, ayun. So, ba't wala pa akong live? Hindi ko makita yung live ko. Ayun. So, ayan, dito sa Florida. Pinapakita ko sa inyo yung area ng Florida, kung nasan ako ngayon. As you can see, balik yung buhay sa normal. Balik yung mga tao, kahit papano, nakakalabas na. We don't wear mask. Maraming areas na hindi nag-wear ng mask. Obviously, pag pumasok ka sa mga Apple store, pagsusotin ka ng mask, kasi yun ang gusto ng Apple. Disney rin, ganun. Kapag ka pumasok ka sa indoor ng Disney, magmamask ka. Pag indoor lang naman, pero nasa labas ka ng park, okay lang. Alam nyo, remind ko lang kayo, no? Kasi alam ko tayo mga Pinoy, ano yung memory natin eh, maikli yung memory natin, no? Pero remind ko kayo, kasi naalala nyo nung unang naupo si Duterte, o bago siya naupo, pinapromise niya na, sabi niya, ano, within 6 months, lilinisin ko ang Pilipinas ng droga o crime. Within 6 months daw, lilinisin niya yung krimen o yung droga. Naalala nyo yun, nung tumatakbo pa lang siya, within 6 months. Kung hindi daw niya malilinis ng 6 months, bababa daw siya sa pwesto. Diba sinabi ni ano yon, ni Duterte yon. And yet, patapos na yung term niya, wala siya na accomplish doon sa sinasabi niya. Nag-war on drugs, nag-war on corruption, lahat yun talo. Wala siyang pinanalo. Pinapaalala ko lang sa inyo kasi alam ko short-term memory maraming Pinoy ano. Yung simple fact na hindi niya magawa yung pinapangako niya nung simula pa lang, sabi niya 6 months linisin niya. So all of a sudden, figure of speech lang daw yun. Joke lang daw yun, di ba? Naalala niyo yun yung sinasabi ni Duterte yung dati. Eto na naman kasi tayo. Nagbibigay na naman siya ng challenge. Mag-resign daw siya kung may ma-approve na merong bansa na handa sa COVID. The thing is this, hindi niya kailangan mag-issue ng challenge. Kung gusto niya bumaba, gusto niya mag-resign, Duterte, kung gusto mo bumaba, gusto mo mag-resign, mag-resign ka. Di ba, wala nang pumipigil sa iyo eh. Hindi man to joke lang na pigilan niyo ako, mag-resign ako, pigilan niyo ako. Hindi, walang pipigil sa iyo, maliban kay Bonggago, walang pipigil sa iyo. Kung gusto mo bumaba, bumaba ka. Kasi itong ang taong bayan, busit-busit na sa iyo, Duterte. Ang problema, puro ka joke only. Kapag ka nabubuking ka, joke only. Pero sa lahat yata ng presidente na upo sa Pilipinas, ikaw ang pinaka-corrupt. Ikaw ang maraming pinapatay. Ikaw ang maraming pinasarado. Ikaw ang maraming pangako na napako. So sa mga salita, Duterte, ikaw ang pinakawalang kwentang presidente na upo sa Pilipinas. Para sa akin, ha? Opinyon ko lang yon. Ikaw ang pinakawalang kwentang presidente na upo sa buong Pilipinas. Ngayon, lalo nangyayari itong scamdemic na to, lalo mo pang pinapalala. Tapos magte-threaten ka pa, mag-resign ako, ganito, ganyan. Hindi, mag-resign ka. Kung talagang gusto mag-resign, wala nang salita, wala nang dada, mag-resign ka. Wala nang, kung magagawa niyo ito, magagawa niyo noon. Kung gusto mo mag-resign, at tingin mo, hindi ka na, yung Prime Minister nga ng Japan eh, 1 year pa lang, nag-quit eh. Kasi hindi kaya eh. Kasi may delikadesa. Merong prinsipyo. Ikaw, wala eh. Ikaw, magnanakaw ka na nga. Ilang bilyon na nga ninakaw mo, hindi ka pa happy eh. Kung gusto mo mag-quit ka. Wala nang honey hoy. Wala na. Basta mag-quit ka. Hindi to joke only lang, seryoso usapan to. Hindi to figure of speech lang. Kung talagang gusto mag-quit, mag-quit ka. Kung gusto mag-resign, mag-resign ka. Kasi ang taong bayan, banas na sa'yo. Ayaw na sa'yo ng taong bayan. Kung hindi mo naiintindihan yan, talagang gago ka talaga. Magkasama kayo ni Bonggago. Ito ha. Pinapaalala ko lang sa'yo, yung promise niya, di ba? Sabi niya, 6 months. Lilinisin niya yung Pilipinas ng droga, ng krimen, 6 months. Ano nangyari? Joke only? Figure of speech? Baka kasi nakakalimutan niyo, so pinapaalala ko lang sa inyo yung pangako niya. Siya nagsabi niyan, hindi fake news yan, totoo yan. Sinabi niya yan, alam nating lahat yan. Alam niyo, pa ito sa inyo, di ba? As you can see, ang luwag ng Amerika, di ba? Yung parking lot, ang luwag ng parking lot, yung mga tao, nakakagala na, I mean, open yung mga stores, di ba, nakakagala yung mga tao, wala. Sabihin nyo man, Dok, kasi ano eh, kasi Dok, nasa lugar ka na wala talagang tao, really? Talaga, punta tayo sa highway, kasi ako, banas na banas ako minsan sa mga hater, yung mga troll, na kung may masabi lang, alam mo yun? So, papaita ko sa inyo, kasi syempre, para sigurado, di ba?
O, ito sa inyo. Dito tayo sa highway. Tumayo tayo din sa highway. Ayan, o. Ayan. Ayan yung gano'ng kaluwag ang Amerika. Gano'ng kaluwag din sa Florida. O, may nakapasok. May nagawa daw si Duterte. Really, may nagawa si Duterte. Ano nagawa ni Duterte? Ano nagawa niya? Maliba sa magpasarado, magpakulong, pumatay. At mga pangakong napako, anong nagawa ni Duterte? Paki-enlist niya yung mga nagawa ni Duterte? Sige nga, at sigurado ka ba si Duterte may gawa niyan? Are you fucking kidding me? Walang nagawa si Duterte sa bansa natin, kundi pahirapan tayo. Ayok sa inyo, dati akong DDS, pero ngayon, mulat na mulat ako, parang, tangina tong Duterte na to, walang ginawa, kundi magmura na magmura. Alam mo yun, puro murang alam, puro pambabasto sa babae ang alam, puro papasarado ang alam, pero walang nagawa. Ayan, ang luwag, oh, tingin highway. Right? Ang luwag. Walang MMDA na buwisit, walang mga pulis na nangingikil, walang pulis na nangungutong, wala, di ba? Walang mga MMDA na nangaharang, walang mga blue boys, walang mga Manila boys, wala. Wala, walang mga ano, ano yung tawag sa Cebu? Sitom ba yun? Sitom? Walang sitom. Di ba? Ayan, oh. Ang luwag. Ang luwag. Pinapakita ko lang sa inyo kasi baka sabihin ninyo, joke only. Baka sabihin nyo, figure of speech lang. Hindi to figure of speech lang, hindi to joke only. Pinapakita ko sa inyo, totoo nangyayari sa Amerika. Totoong kalayaan ang pinapakita ko sa inyo dito, hindi to joke only, hindi to freedom of speech lang. Ayan o. Oh. Diba? Luwag, diba? Alam nyo, ano, nagsalita si Charles Barkley, yung basketball player, NBA player dati si, ano, diba, Charles Barkley. Sabi niya, yung mga hindi daw nagpa-vaccine, eh mga entitled daw, mga stupido daw. Alam mo, Charles Barkley, tatagalogin kita kasi para sa mga Pinoy itong usapan na to eh. Alam mo, Charles Barkley, ikaw ang bobo. Kalbo ka na, bobo ka pa, ang taba-taba mo. Ang tawag sa'yo dapat Charles Beakley. Kasi ang taba-taba mo, dati kang athlete, dati kang muscular, ngayon kataba-taba mo, kitang-kita ngayon sa katabaan mo, sa obesity mo, na wala kang utak. Nasabihin mo yung kailangan, kaya wala daw malasakit yung mga hindi nagpapavaccinate kasi daw hindi daw nagbamask. Kaya hindi daw tayo makakalis sa mask kapag hindi daw napavaccinate lahat. Eh well, the thing is this, Charles Barkley ang tanong, sa mga agay ni Charles Barkley sa Pilipinas, ang tanong, sino ba nagtanggal ng karapatan? Sino ba nagpalagay ng mask sa mga tao? Si coronavirus ba? Sinong tanggal ng karapatan ng mga tao? Si coronavirus ba? Sagutin nyo yan. Pangalawa, na-isolate nyo na ba yung coronavirus? Edo, kaya ka na naman sa isolate. Ano ba ibig sabihin na isolate na yan? Pag hindi nyo pa na-isolate ang coronavirus, ibig sabihin wala kayong sample, wala kayong evidence na nag-i-exist siya. Wala kayong evidence na totoo yung mga claims ninyo na may infection. Pag hindi nyo pa na-isolate yan, wala kayong ebidensya na meron talagang totoong coronavirus. Okay? Pangalawa, PCR testing. Nakikita ko dun sa, ano, sa mga fake news daw sa DOH. Pinapost nila. Yung PCR testing daw ay ang gold standard sa pag-diagnose ng COVID. Really? Gold standard? Naiintindihan nyo ba sinasabi nyo, DOH? Naiintindihan yung sinasabi nyo, gold standard? Gago ba kayo? Makapagsalita lang kayo? Hindi po PCR testing ang gold standard sa pag-diagnose ng coronavirus. Kasi nga, to begin with, hindi pa na-isolate. Pangalawa, yung PCR testing na yan, hindi niya ma-differentiate. Ano ba to? COVID ba to? Trangkaso? Hindi niya alam. Meron nagpadala sa akin, screenshot, nagtanong siya dun sa swab center. Tinanong niya, ma'am, tanong ko lang, yung ano ba yan, yung swab ba yan, malalaman niya kung flu ang meron ako. Ang sagot, ay hindi po, sir. Ang makakaano lang dito, ang kaya lang i-diagnose nitong nung swab test na to ay coronavirus lang, specific ito sa coronavirus. Yun ang sagot sa kanya ng swab center sa Pilipinas. Eh sabi ngayon ng tao, eh pabira, hindi pala niya ma-differentiate between trangkaso and COVID. Hindi, wala palang kwenta yan, useless pala yan. Yun ang sinagot niya. Nakakatawa kasi, hindi kayang i-diagnose ni PCR test si coronavirus. Hindi po niya kayang i-diagnose. There's no way for PCR test to diagnose coronavirus. Inexplain ko na to dati, paano ba nag-work ang PCR test? Ang PCR test nag-work to in a way that, para siyang magnifying glass. Example, sa paligid na to. Right? Let's say nakita nyo, parang mukhang malinis naman, mukhang wala na masyadong kalat, di ba? Pero dahil gumamit ako ng magnifying glass, pinalaki ko yung area, pinocus ko, zinom ko yung area,
all of a sudden, makikita ko ngayon yung mga mikrobyo, makikita ko ngayon yung mga uod, makikita ko ngayon yung mga langgam. Ay, madumi pala yung lugar. Madumi pala yung lugar. Same thing sa PSCR test, yung pinapalaki niya, nag-act siya as magnifying glass. Pinapalaki niya, bawat ikot niya, pinapalaki niya ngayon yung sample. Hanggang sa may makita siya. Pero it doesn't mean na na-differentiate niya between COVID and trangkaso. Hindi yun ang ano nun. Hindi yun pag-diagnose. Hindi yun pag-diagnose ng coronavirus. Kaya lang, itong DOH, ang PCR testing ay gold standard. Gold standard ito ng pag-diagnose ng coronavirus. Really, DOH? Saan yung nakukuha data ninyo? Kaya pala maraming tao ngayon, pupunta sa Facebook page ninyo, busit na busit sa inyo. Kasi puro kayo katarantaduhan, puro kayo kasi nangalingan, DOH. Sasabihin nyo pa gold standard to PCR testing na to, gago ba kayo? Ano ba pinag-aralan nyo? Mga doktor ba talaga kayo? O mga doktor kwak-kwak? Alam nyo, mahilig kayo magsalta ng doktor kwak-kwak? Kasi kayo yung totoong doktor kwak-kwak. Kayo yung mga walang sinabi. Kayo yung walang clinical practice. Ang bobo nyo, nag-aral pa man kayo ng medical school. Yung iba sa inyo dyan. Ayun pala, kaya kayo nag-aral sa medical school, magnanakaw lang pala kayo sa PhilHealth. I-convert yung lahat ng cases ng COVID. Para mapagnakaw kayo. Sumumpa pa kayo. Ako yung nanunumpa bilang doktor na hindi magliligtas ng buhay, kundi magnanakaw sa PhilHealth. Tang ina. Ganyan ang mga doktor sa Pilipinas ngayon. Hindi lahat, pero ang daming ganyan. Kasi walang practice, magnanakaw na lang. Sabi ko sa inyo, hindi lang naman doktor eh. Kahit mga physical therapist, magnanakaw din eh. Ang daming physical therapist, marami kong staff, ninakawan ako, nagnakaw na. Nang inconvenience pa, sila pa magdidemanda, sila pa magrereklamo, and all that shit. Ganyan ang ugali eh. Ganyan ang ugali ng mga kapwa natin Pinoy. Unfortunately, karamihan ng mga Pinoy, ganyan ang ugali eh. Sila na may kasalanan, sila pa magrereklamo. You know what? Etong lahat ng problema na to, nagugat to kasi si Duterte corrupt. Si Duterte ayaw niyang gawin yung trabaho niya, yung sinumpaan niya ang trabaho. Wala siyang pakialam sa sinumpaan niya. Huwag niyo nasisihin si Duque. Kasi si Duque, tao lang niya yan, utusan niya lang yan. Si Duterte pa rin talaga ang tarantado dyan sa Pilipinas. Si Duterte pa rin talaga ang gago dyan. Kita niyo, ilan ang pinakulong niyan, ilan ang pinasarado niyan, ilan ang pinapatay niyan. Walang iyayang si Duterte. Matanda na yan, hindi pa mamatay-matay yung gago, no? Sana matigok na talaga yan. Hindi ko pinapalalangin, pero wishful thinking, sana matigok na talaga yung walang yang yan. Kasi hanggat di natitigok yan, hindi matatapos itong problema natin na ito. But then again, masamang damo, matagal mawala, di ba? Tandaan nyo, nire-remind ko lang kayo, 6 months, nilinisin daw niya ang droga, 6 months, nilinisin daw niya ang krimen. May nangyari ba? Aber, meron ba? Walay. Mahig siya mag-start ng gera, war on drugs, war on corruption. Nanalo ba? May napatunayan ba? Guys, i-remind ko lang kayo sa mga pangako na napako ni Duterte. Hindi ko siya sinisiraan, sinasabi ko sa inyo yung totoo. Kasi nga, busita busita yung taong bayan, magdetrete pa siya mag-resign siya, ba di na lang yung gawin? Mag-resign ka lang pala, gawin mo na lang! Puro ka threaten eh, puro ka, mag-resign na ako, pigilan nyo ako, gago ka ba, walang pipigil sa'yo. Gusto mag-resign, Duterte, actually, ang pangalan mo hindi Duterte eh, Dutite eh, that pangalan mo Dutite. Alam mo ba't Dutite ang pangalan mo? Kasi ano eh, you like to fuck around. Yung ano mo, yung pangalan mo, Dutite, it fucks the Philippines. Yan ang pangalan mo dapat eh, Dutite. Kasi you like to fuck around. Anyway, yan ang bagong tawag ko sa'yo ngayon, Dutite. Dutite, saan ka man na doon, sana matuluyan ka na sa cancer mo, matigo ka na soon enough para matigil ang paghihirap ng bayan. Unfortunately, ang papalit sa'yo, si Lugaw. Si Lugaw naman, utak Lugaw din, Diyos ko po, more testing din daw ang gusto ni Lugaw. Gago rin si Lugaw eh, kalatin ang utak ni Lugaw. Anyway guys, this is Dr. Ron. Pinapaalala ko lang sa inyo yung mga pangakong napako ni Duterte, yung mga pabago-bagong desisyon ni Duterte na walang nararating.